tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob, pinabubuti mo ang masama at ginagawa mong maging banal ang mga dating alibugha. Makapiling kanawa namin sa lahat ng iyong ginagawa. Makapiling kanawa namin sa iyong mga handog na kusa. Ang iyong mga pinabuti ay huwag nawang magsawa sa pagiging matatag sa banal na adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pagkatapos ng mahabang pagtatalo, tumindig si Pedro at sinabi sa mga apostol at sa matatanda, "Mga kapatid, nalalaman ninyo na noong nakaraang mga araw, hinirang ako ng Diyos upang ipangaral sa mga Hentil ang mabuting balita. At sila namay sumampalataya, at ang Diyos na nakasasaliksik ng puso ang nagpatotoo na. Tulad natin, sila'y tinatanggap niya ng pagkalooban sila ng Espiritu Santo. Iisa ang tingin ng Diyos sa kanila't sa atin. Nilinis din niya ang kanilang puso sapagkat nanalig sila kay Jesucristo. Bakit ba marunong pa kayo sa Diyos? Ba't ninyo ipinapapasan sa mga alagad ang isang dalahing mabigat na hindi natin napasan ni ng ating mga magulang? Sumampalataya tayo at naligtas sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Panginoong Jesus. Gayun din naman sila. Tumahimik ang buong kapulungan. Nakinig sila kina Bernabe at Pablo habang isinasalaysay nila ang kababalaghang ginawa ng Diyos sa mga Hentil sa pamamagitan nila. Pagkatapos, si Santiago naman ang nagsalita. Mga kapatid, pakinggan ninyo ako.
Katatapos pa lamang isalaysay ni Simon ang unang pagkatawag ng Diyos sa mga Hentil upang sila rin ay maging bayan niya ayon sa hula ng mga propeta. Pagkatapos nito ay babalik ako at muli kong itatayo ang bumagsak na tahanan ni David. Muli kong ibabangon mula sa kanyang pagkaguho upang ang Panginooy hanapin ng ibang tao ng lahat ng bansang tinawag ko upang maging akin. Gayon ang sabi ng Panginoon na nagpahayag ng mga bagay na ito mula pa noong una. Kaya't ang pasyakoy, huwag nating ligaligin ang mga Hentil na lumalapit sa Diyos. Sa halip, sulatan natin sila na huwag kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan. Huwag makikiapid, huwag kakain ng hayop na binigti at ng dugo. Sapagkat mula pa ng unang panahon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ipinangaral ang kanyang salita sa bawat bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Panginooy siyang hari, sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Sa lahat ay pinahayag, gawa ng poong nagligtas. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tinig ko'y pakikinggan nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat.
Ilang araw na pong binabasa natin ang mga pahayag ng mahal na poong Jesus Nazareno tungkol sa Ama. Noon pong Linggo, binabanggit niya na paroroon siya sa Ama para ipaghanda tayo ng matitirhan. Noong Lunes, ay sinasabi niyang ang umiibig sa Kanya ay iibigin ng Kanyang Ama. Noong Martes, ay ipinagbibili niyang ikagagalak natin ang pagpunta niya sa Ama. At kahapon naman po ay sinasabi niyang siya ang tunay na puno ng ubas at ang Kanyang Ama ang tagapag-alaga. Ngayon po naman ay sinasabi niyang kung paanong iniibig siya ng Ama, gayon din namang iniibig niya tayo. Ano po ba ang katuturan ng pagiging isang ama? Ano po ang kahulugan sa atin ito? Tinatawag nating ama ang Diyos, pati na ang ating magulang. Father ang tawag ninyo sa akin, at kay Father June, kay Father Hans, at sa lahat ng paring nagmimisa rito sa atin sa Quiapo. Ano po ba ang ginagawa ng isang ama bukod sa pagiging tatay? Ano po ang nagagawa ng isang ama sa kanyang anak dahil sa kanyang pagmamahal? At ano po ang hindi nagagawa ng isang ama sa kanyang anak dahil naman sa kawalan ng pagmamahal? Paano kung napakahigpit ang iyong ama? Paano naman kung pabaya? Magkaiba po ang papel na ginagampanan ng tatay at nanay sa paghubog ng anak. Nanay ang simbolo ng ugnayan ng anak sa buhay. Ulitin ko lang ho yun, ano? Nanay ang simbolo ng ugnayan ng anak sa buhay, at itutuloy ko na, sa pagkalinga at sa pagmamahal. Buhay, pagkalinga at pagmamahal. Nanay ang simbolo dyan. Tatay naman po ang simbolo ng otoridad na nagpapahintulot na madisiplina ng anak ang kanyang sariling buhay. At ma-enjoy din naman ang kanyang buhay at the same time. So hindi lamang disiplina, kundi yung pag-enjoy ng buhay ng isang anak, sinisimbolo ng matibay ng otoridad ng kanyang ama. Siya rin ang kinakailangang magbigay halimbawa sa kanya mismong pamumuhay para matutunan ng anak ang pagbabalanse sa pagtatamasa at pagsasakripisyo. So yun ano, magandang baunin natin yun sa ating paglabas mula sa misang ito, na ang ama sana ang magbigay halimbawa sa kanya mismong pamumuhay para matutunan ng anak ang pagbabalanse ng pagtatamasa at pagsasakripisyo. Sa pagsunod sa may kapangyarihan, kasama na rin yun doon, at sa malaya niyang paglakad sa sarili niyang mga yapak. So ang keyword po doon sa aking mga binanggit na yun ay yung pagbabalanse. Pagtatamasa, sakripisyo, pagsunod sa may kapangyarihan, at malayang paglakad sa kanyang sariling yapak. Ayon po sa tinatawag na masculine spirituality, isa raw po sa mga gampanin ng isang ama ay ang paghahatid sa anak papunta sa adulthood.
at pag-asisti sa kanya sa pagtanda. Oh. So hindi natatapos ang kanyang katungkulan sa pagpapalaki ng anak. Siya rin po kasi ang kanyang halimbawa sa pag-edad ng tama. O yung tinatawag natin sa English na aging graciously. Sa pagtanda ng may mabuting kalooban. Nagagawa niya ito sa pamamagitan ng pagbibigay halimbawa, katulad ng binabanggit po natin kanina, sa wastong paggamit ng enerhiya, upang dumaloy ito ng malaya sa isa't isa at upang lahat ng nagwawalang enerhiya sa ating kalooban ay mahawakan natin, mai-focus natin at mai-channel natin sa malikhaing mga adhikain o yung creative endeavors natin. Marami po kasi tayong enerhiya, kung minsan labis-labis, ano? At kung minsan itong enerhiyang ito ay magwawala talaga sa iyong kalooban. At hindi ka masisiyahan na ikaw ay nakahilata lamang, na alam mong meron kang dapat gawin. Ito po yung tinatawag natin na restlessness. Restlessness. Alam mong may dapat kang gawin. At alam mong ito ang nararapat gawin. Kaya babangon ka at gagawin ito. Pero hindi sa pagwawaldas ng enerhiya o pagdidissipate ng iyong mga resources, kundi mahawakan mo ng tama, mai-focus mo, mai-channel sa worthwhile endeavors. Sa madaling sabi, mga kapatid, kinakailangang magiyahan tayo ng ating ama kung paano maging parehong lover at warrior sa buhay. Kung paanong maging parehong mangingibig at mandirigma sa pakikibaka natin araw-araw sa buhay. Sa pagdulog po natin sa dulang ng Ama, minamahal kong mga kapatid, sumalok tayo sa iisang hapag ng biyayang kinakailangan natin araw-araw, lalo na sa pagtanggap kung anumang klaseng ama ang ipinagkaloob sa atin bilang mga anak. Malakas man siya, mahina, estrikto, permissive, authoritarian, parang militar kung minsan, komandante, o parang pulis kung minsan sa atin nagbabantay sa mga anak, o pabaya, o distant, o nariyan nga pero para namang wala. Mahina sa diskarte sa buhay, madiskarte sa buhay, anumang klaseng ama ang ipinagkaloob sa atin ng ating Ama sa langit dito sa lupa. Sa misang ito, sa ating pananalangin, nawa po'y makapagdesisyon tayong tanggapin siya. Nabubuhay man siya o pumanaw na. At gabayan din nawa tayo ng Espiritong Banal sa patuloy nating pagsusumikap maging mabubuting Ama sa ating sambayanan. Sa atin palang sambahayan muna bago ang ating sambayanan. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Kristo, kung mamamalagi kayo sa akin at mamamalagi sa inyo ang mga pananalita ko, hingin ninyo ang anumang loobin nyo at magkakagayon sa inyo.
Manalangin tayo ng may pagtitiwala dahil sa mga salita niyang nakapagpapasigla ng loob at sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang ating simbahan, naway maging isang tunay na pamayanang namumunga ng pag-ibig at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga hindi sumasampalataya, naway makakilala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-iibigan ng mga Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway maging tapat sa kanilang pag-ibig sa isa't isa na nagpapatunay sa kanilang pananampalataya bilang Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at manatiling kaisa ni Jesus kahit sa kanilang pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magdiwang ng walang katapusan sa tahanan ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya kami sa iyo. Diyos na aming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin at puspusin mo ang aming mga puso ng iyong pag-ibig upang makapamuhay kami sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maupo ang lahat. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa na sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan,
Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo't ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Itinuring po tayo ni Jesus na hindi na iba sa Kanya. Kaya po may lakas ng loob tayong tawagin ang Kanyang Ama na atin ding Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob niyo po sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Handa kong ibuwis ang
kaligtasan. Huwag na sanang lumayo sa aking pastulan. Ako ang iyong pastol na nagmamahal sa'yo. Mainam ang aking handog na batisan. Ang buhay ko'y kaloob, alang-alang sa'yo, alang-alang sa'yo. Patuloy pong pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulualhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
nilulwalhati ka namin.